Miss, sandali. Ikaw ba si Josa Valencia? Hindi po, pero ninang ko po siya. Pero hindi ko pwede ibigay sa iyo to. Nakaresibo to kay Josa Valencia. Pero sa tatay ko po kasi yung cellphone na yan eh. Binigay na po sa akin yan dati, napunta lang po sa ninang. Pero hindi ko pa rin pwedeng ibigay sa inyo to. Kasi si Josa lang ang pwede mag-claim ito. Ma'am, baka pwede naman natin pag-usapan to. Sir, hindi po. Pasensya na. Miss, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo to. Malilintikan kami sa customer. Ma'am Giselle, hindi pa rin talaga ako makapaniwala eh. Si Zoe lilipat dito? Yun na nga eh. Pero yun ang sinabi niya sa akin. Although hindi naman ako naniwala. You know, I'm not easily fooled by her. Eh, pero bakit kaya siya nandito? Anong pakay niya? Yun na nga eh. Hindi ko din nga alam kung ba't siya nandito. Alam ko kung sino ang pinag-uusapan ninyo. Si Zoe, di ba? Chang. Tama? Chang. Huwag yung sabihin na nakita niya rin po si Zoe dito? Aha! At alam ko kung sino ang pinuntahan niya. Sino? Si Doc Linton. At nagkita na sila. Teka, Chang. Sandali, naguguluhan ako eh. Si Lindon ang pinunta niya dito. Eh, pero... Eh, bakit siya pumunta dun sa opisina ni Carlos? Ma, Yustang, alam ko... Si Lindon ang pinuntahan niya rito. Alam mo, Lynette, something's not right. Merong nagsisinungaling eh. Siguro meron silang tinatagong sikreto sa atin. Baka umunta si Zoe dito dahil kay Carlos. At may kinalaman si Lindon. You know what? Bakit hindi mo alamin kay Carlos yung katotohanan? Kasi if there's anyone who should tell the truth, it should be Carlos.